anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, kabahagi mo. Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. At ngayong hapon, makakasama na naman natin dahil Lunes, ang ating Financial Literacy and Entrepreneurship Advocate at siya ring Chief Executive Officer ng SMP KSK Co-op. Yan, walang iba kundi si Sir Armand Benko. Sir Armand, magandang hapon. Sir Armand? Yes, yes. Yun. Go ahead po. Meron na nag-comment kung ano ang Pasko, D1 ng Pasko para sa kanila. Kasi ngayon, gusto naman natin na sila ang mapakinggan. Yes. Malaman natin, nung mga nakaraang mga buwan kasi, puro tayo ang nagsasabi o nagtuturo. Ngayon naman, ibahagi nila kung ano ang diwa ng Pasko para sa kanila. Para mapaalala sa isa't isa, maaaring iba-iba ang diwa ng Pasko para sa atin. Pero I'm sure lahat yan may mapupulutan ng aral or yes, paalala para sa ating sariling paggunita. Of course. Definitely meron niyang aral talaga na mapupulot tayo dyan. Okay, medyo nawawala lang yung audio ni Sir Armand. Ano? Sir Armand? Meron ka bang napili, Benji? Yun. Meron ka bang napili na? Kasi hindi ko matcha-check sa Facebook live ngayon. Okay. Oo, may nakikita nga ako dito. Oo, meron. Dali lang ha, basahin ko ha. Aha. Ito, mula kay Glenn Chavez. Ang diwa ng Pasko ay dapat kakitaan ng pagmamahal at pagiging di makasarili na itinuro ng tagapagligtas. Ang pagbibigay, hindi ang pagtanggap ang siyang tunay na nagpapamukadkad sa diwa ng Pasko. Mas mabait tayo sa isa't isa. Tumutulong tayo ng may pagmamahal sa mga kapuspalad. Lumalambot ang ating puso. Pinatatawad ang mga kaaway. Ginugunita ang mga kaibigan at sinusunod ang Diyos. Yan ang mensahe mula kay Glenn Chavez, Sir Armand. May like ka gems na yon si Glenn Chavez. Aba, ganun. Panalo na kaagad siya. Okay ha. Oy, congratulations ha, Glenn Chavez ha. Si Glenn Chavez ay mula sa lugar ba siya no? Si Glenn Chavez. I understand, taga niya tato no? Bandang Tacloban ba? Tama ba? Ayun, Tacloban nga. Taga Tacloban. Si Glenn Chavez. Yon, congratulations. Okay. Ilista natin, Benji. Sino yung mga binabasa? Bililista natin para papadala na ng Laika Gem. Okay. Paano pala ano to maipapadala, Sir Armand? Kailan ba na meron silang mga GCash or coin.ph? Papadala natin via Laika app, yung Laika Gems. Sa pamamaraan na ganoon, saka na ipapadala yung napanalunan nila, Laika, LYKA, Laika Gems, gift check in electronic mode. Okay. Yan. Kaya sumusubaybay sa atin ngayon dahil sa pamimigay natin, they have earned Laika Gems by just sharing ano ang diwa ng Pasko para sa kanila. Ayun, yung pala, no. Okay, ha, aha. Okay, ilan ang pipili natin, Sir Armand? Hanggang maubos ang oras natin. Ayan, aba, naka-unli yata si Sir Armand ngayon, ha, aba, matindi. Okay, ito, sunod naman, Sir Armand, ha, mula naman kay, kay Rayzeline Kalansingin, ha,
Razeline Kalansingin. Sabi niya, ang diwa po ng Pasko sa akin ay yung presence ni Lord at ang aking pamilya. Walang saysay ang maraming handa at regalo kung wala namang paniniwala kay Lord at walang kasalong mahal sa buhay. Yan. At para i-celebrate ang mahalagang araw na ito, di bali ng simple lang, pero okay, natatabunan ng ano. Pero thankful ka kung gaano ka ka-blessed. Yan po ay mensahe mula kay Razeline Kalansingin. Yan. Yan yung pangalawang napili natin, Sir Armand. Si Razeline Kalansingin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima pa. Okay, ito naman. Mula kay ano naman to? Kay Joan Fernandez. Diwa daw ng Pasko. Three piece. Pagbibigayan, pagmamahalan, at pagpapatawad. Yan ang mensahe naman. Yung pananaw ni Joan Fernandez. Yan, pangatlo na yan. Yan, congratulations kay Joan Fernandez. Yan. Alright, sumunod. Sumunod naman na mula kay Jose Carlo Sevillano. Yan, Jose Carlo Sevillano. Ang totoong diwa ng Pasko ay upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Panahon upang magpatawad at magsimula ulit. Panahon upang iparamdam ang pagmamahal sa bawat isa. Yan po ang mensahe mula kay Jose Carlo Sevillano. Yan, congratulations, Jose Carlo. Yan. Okay, sumunod. Mula naman kay James Rafael Gonzalez. Ha? James Rafael Gonzalez. Sabi niya, ang diwa naman ng Pasko ay hindi sa kung kadami ang nasa hapagkainan ninyo. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Yan. Yan naman ang mensahe mula kay James Rafael Gonzalez. Alright. Next. Okay, piliin naman natin itong isa. Aha. Mula naman kay Jay Gomez. Jay Gomez. Ang diwa ng Pasko ay yung magkakasama ang bawat pamilya, even though not personal but in the heart. Siyempre, priority ang health. Yan. Mula naman yan kay Jay Gomez. Yan. Congratulations, Jay. Yan. Marami-rami na rin, ha. Aha. Okay. Pili pa tayo dito. Aha. Pili pa. Pili. May oras pa. Okay. Mula kay Ana Marie. Ay, hindi. Naano na yata na to, ha? Ay, hindi pa. Si Ana Marie Araneta. Yan. Mula kay Ana Marie Araneta. For me, ang diwa ng Pasko ay hindi naman about sa pera o bagay na matatanggap mo. Kung baga, bonus na lang yon. Iba pa din ang diwa ng Pasko. Kung sama-sama ang pamilya, buong pamilya at walang sakit, yan ang diwa ng Pasko. Ang pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan at pagmamahalan. Merry Christmas raw, Sir Armand. Yan. Congratulations, Ana Marie Araneta. Yan. Okay. Next. Aha. Yon. Mas malina na. Okay. Next. Okay. Mula kaya no, Aubrey Charmaine the second. Aubrey Charmaine. Yan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagkakaisa at pagbubuklod ng bawat pamilya. At of course, pagbibigay at pagpapatawad. Yan naman mula kay Aubrey Charmaine. Yan. Congratulations sa ano, kay Aubrey Charmaine. Okay, ano pa tayo dito? Aha. Ito mula kay Arlie Olivar.
mula kay Arlie Olivar. Ang diwan ng Pasko para sa akin ay about hope, peace, joy, and love. Yan, dapat may love. Yan, mula yan kay Arlie Olivar. Yan, congratulations, Arlie Olivar. Okay, next. Mula naman kay Vivian Saremo. Ha? Vivian Saremo, yan. Magandang hapon po sa'yo. Ang diwa naman ng Pasko ay tungkol sa Panginoon. Dahil sa ang Pasko ay birthday ni Jesus, ni Lord Jesus, dapat po siya naman ang regaluhan kasi birthday po niya. Yan ang mensahe mula kay Vivian Saremo. Yan. Okay, next. Mm-hmm. Okay. Ayun. Mula naman to kay Marian Faye Aguinaldo. Yan, mukhang may Aguinaldo ka ngayon, Marian, ha? Marian Faye Aguinaldo. Okay, para po sa akin, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pag-ibig. Simula kabataan ko, lagi kong napapansin masamang tao man o mabuting tao man ang pagkakakilala sa isang tao ay go glow at parang lahat nagiging mabuti sa araw ng Pasko. Hindi ko po sinasabing tuwing Pasko lang ito, pero pwede natin itong gamitin bilang bala para ang kabutihan ay lumaganap at tumagal. Pag-ibig ang isang bagay kung saan mababago mo ang isang pananaw. Pag-ibig ang isang bagay kung saan pwede mong iparating sa lahat ng tao na hindi nila kailangan malungkot o maramdamang mag-isa. Pag-ibig din ng Diyos na Yahweh na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus, Jesucristo, para tayo ay tubusin sa pagkakasala. Yan naman ay mensahe mula kay Marian Faye Aguinaldo. Yan. May Aguinaldo ka na, Marian. Congratulations. Yan. Gems na. Yes, may gems na. Gems. From Laika. Laika. Okay. Okay, next. Mula naman kay Rhea Fernandez Season. Yan. Rhea Fernandez Season. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-alala sa kapanganakan, yan, ni Jesus. At pagpapasalamat. Wait lang. Okay, ulitin ko. Mula kay Rhea Fernandez Season. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-alala sa kapanganakan ni Jesus at pagpapasalamat na kami ay sama-samang pamilya ngayong Pasko. Yan naman ang mensahe mula kay Rhea Fernandez Season. Yun. Okay. Okay, sumunod naman. Okay, mukhang nawala yata si Sir Armand, ano? Ang ating ninong, ha? Ang ating ninong sa hapong ito. Yan. Okay, sumunod naman ay mula naman kay... Hanap pa tayo dito. Hanap pa. Hanap pa. Mula kay Jeala May Rose Gruyal. Ayan. Jeala May Rose Gruyal. Ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan ng bawat isa. Yan. Ganun kasimple lang. Yun. Pero panalo ka na rin. Ha? Jeala May Rose Gruyal. Yan. Maraming salamat. Congratulations. Okay. Mula naman kay Leng Torres. Leng Torres. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagkakaroon ng payapa at masaganang buhay. Payapa dahil may pagpapatawad sa puso. Walang anumang bigat sa damdamin na dalahin. Masagana hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahalan na nanatili sa ating puso na siyang nagudyok sa atin upang ipamahagi sa iba ang kung ano ang mayroon tayo. Kapag lahat ng tao ay alam,
isa puso ang diwa ng Pasko. Tiyak na ang buhay natin ay gagaan kahit ano pang pandemya ang kakaharapin. Yan, maliwanag. Mula yan kay Leng Torres. Yan, congratulations, Leng Torres. Yun, okay. Next. Mm-hmm. Okay. Ito, ito. Mula naman kay Aljon Tirere Sabornido. Yan. Aljon Tirere Sabornido. Yan. Ang diwa naman ng Pasko, ayon sa kanya, ay yung tunay na paniniwala sa taas. At para sa mga bata, masarap magbigay ng galing sa puso, magpatawad at humingi ng tawad. Yan. Mula yan kay Aljon Tirere Sabornido. Yan. Dami. Ha? Daming nabibigyan ngayon ng gems. Ha? Mula sa Laika. Ha? Galing kay Sir Armand Benko. Yan. Okay. Meron pang umahabol dito. Aba. Mula naman kay Lilibet Vitug Magrinya. Ha? Mula kay Lilibet Vitug Magrinya. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, at pagpapatawaran. Yan. Yan naman ang diwa ng Pasko para kay Lilibet Vitug Magrinya. Yon, congratulations, Miss Lilibet. Meron ka ng gems mula sa Laika. Yan. Galing kay Sir Armand Benko, sa ating ninong. Yan. Okay, congratulations sa ating mga listeners na nag-me-message sa atin. Ha, patuloy na nag-me-message. At bukas pa rin ang ating linya. Yan, go lang ng go yung mga mensahe nyo. Ha, at ating babasahin para magkaroon kayo agad ng mga gems. Yan. Si Kuya Benji, panoorin nyo na po araw-araw sa Radyo Pilipino. At pag Lunes, kasama nyo po ang inyong lingkod, Alman Benko Duobate, ng maligayang-maligayang Pasko sa ating lahat. All right, maraming salamat Sir Armand Benko, ha, sa inyong munting aginaldo para sa ating mga listeners ng Pulsong Pinoy dito sa Radyo Pilipino. Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyo diyan sa KSK SMP Co-op. Ha. Mabuhay kayo, Sir Armand Benko. Yan.